So yun guys, nai-patch na natin yung crossfire natin. So check natin ulit. So meron siyang error na ganito. File is change W2007L0RES.RES. So paano natin yung solution nito? Actually guys, hindi ako sigurado kung paano siya solusyonan. Pero ang ginagawa ko na lang pag ganitong may error guys ay maghanap tayo ng working PC. So halimbawa ito, working PC, properties. Properties, so open file location. So share lang natin itong folder nito. Properties, sharing, share. So naka-share siya guys. Then hanapin natin kung anong pangalan ng PC natin. So nandito pala. This PC properties. So ang pangalan niya ay guys ay Athlon 200G5. So file has changed, sabi niya guys. So hindi natin alam kung anong file ba 'yon nawawala. So ang pinakamabilis na solution guys, para sa akin guys, is linisin to, shift, control A, shift, tapos i-delete na lang lahat. Yes. So, ganito yung ginagawa ko guys sa mga PCnet ko. So, since hindi natin ma-identify kung ano yung error nun. The easiest way talaga is to copy na lang from working PC. So hanapin natin yung ating computer source, which is Athlon 200GE5. Enter lang natin yan. So andito siya, online games, crossfire. So ito yung mga files niya, control A, tapos pressing control C para sa copy, or right click, copy. So ito yung file nung ano guys, yung source natin, which is this PC na working. So tapos natin makopy guys, make sure na nalinis natin yung, so maaring may na corrupt na file tayo dito sa ating local PC. So right click lang natin yan, tapos i-paste natin. So make sure guys na working yung source natin. Always nyong i-test yung game na gumagana talaga, kasi pag sira yung source natin, sira din tong destination. So advantage guys nito, naka gigabit switch ako, medyo mabilis lang ang copying niya. So pag dito, abutin lang siya ng 8 minutes. So ayon dito sa, so wait lang natin, naubusan ako ng barya. Wala akong barya. Okay. So, makita nyo naman yung speed nya. So, maabot siya ng 90 plus MB per seconds. So, 45 seconds na lang. So, hintayin na lang natin. 1 minute.
Tapos, tsaka natin i-testing. At tsaka pala guys, pag wala kayong source file, no? Magbibigay ako ng download link galing sa Google Docs. So, tignan nyo na lang sa may description ng video na to. So, galing yun guys sa isang working PC ko. Yung ginamit ko dun sa demo ng update. So, yun nga lang, medyo matagal nyo siyang i-download dahil nasa 7 siya eh. 7 gig. So, biglang bumagal yung copy niya. Okay. File has changed. So, naisip ko rin guys, pwede mo rin palang gamitin yung pre-file sync. Siguro ano, i-close ulit, tapos i-run. So, maaaring mayroon tayong hindi na kumpletong copy from dun sa pre-file sync, kaya siguro siya nagkaroon ng error na ganun. So, wait na lang natin, 4 minutes. Katagalan. So, papakita ko sa inyo na working siya mamaya pag natapos na to. Matagal, 6 minutes pa daw. Yan, so bumibilis na siya guys, 3 minutes more to go at malapit na tayong matapos. So ang kinakopy niya guys is 7 gig. So, the more the file guys, yung pag mas malaki talaga yung file is mas matagal kahit naka gigabit switch ka pa. So, unlike dun sa large files lang na ano. Dun mabilis. Pero pag ganito na madami, na isa-isang file na ganyan. So, medyo mabagal talaga. So, kung papansin nyo, nag bumaba na yung transfer rate natin. So, 1 MB na lang per second. So, kanina, nasa 80, 90 plus siya eh. So, ngayon, KB na lang. 3 minutes. Ayan. Sige, dali, dali. So yan, malapit na, isang minuto na lang. Time remaining about 1 minute and 30 seconds bago matapos. So, yan. Malapit na tayo. Malapit-lapit na. 20 seconds. Okay.
So yan. Five seconds. Four. Ayun guys, so tapos na tayo. So testing time. So hanapin lang natin yung eto, patcher underscore CF2. So i-run lang natin to. So, makikita natin kung gumana ba. So, ikikita rin natin kung na-resolve ba yung error kanina na lumabas. So, lumabas na yung extra. So mukhang okay na siya guys. Ayan. So yan guys, goods na. So pag nagka-issue kayo ng ganun guys, ako guys, hindi ko kasi alam kung paano gagawin. So copy na lang sa working, sa isang working PC. I-clean nyo, clean delete nyo yung folder, buray nyo lahat ng file, tsaka kayo kumopy. Mag-copy kayo from working PC. Ganun always yung ginagawa ko guys pag nagkakaroon ng problema, pag may nakokorrupt, or kasi hindi naman natin alam kung anong file ang nagkokos talaga nun eh. Kaya yun talaga pinaka simple na solusyon pag nagkaroon tayo ng ganung problema sa Crossfire natin. So magandang umaga guys, alas 12 na. So see you again sa next video natin. Bye bye.